space bar kapag ito din. Ay, grabe, ginagito lang ba ito? Ignoramos na ito, okay. Kapamilya, ikaw naman! Ito yung, laging boses na rin ko pag may sinasabing mga upcoming shows. Base sa boses niya, pamilyado siya. Mga siguro, ang hype niya lang siguro mga nasa 5'4". O, ano din siya, medyo chubby. Tapos, gray-haired person. Mga 30s pa rin, pero pang showbiz na boses. Parang baklang lalaki. Mala DJ yung boses niya. So, nakalimutan yung name niya, para si Mark Logan. Yun! Napaka-lively. Ayun, talaga makukuha na niya attention. Feeling ko talaga, madaldal siya. Ano, no? Hindi siya si Big Brother, di ba? Parang iba kasi ang boss si Big Brother. Ito. Ito parang tumanda na siya. Pero alam ko, nandoon narinig ko pa rin yung quality ng voice niya. Kasi marunong siyang mag-modulate ng voice niya from malaki to maliit. Paninipisin, palalakihin, gano'n. Grabe, pag nakikinig ko talaga yung boses na, kinikilabutan talaga ako pag every time na... Of the Filipino worldwide. Isang tao lang naman yun, di ba? Isang tao lang yung naririnig ko eh. Siya ba lahat yun? Para palang si Mark Logan. One of my bragging rights actually is I can ride the jeep, I can ride the bus, and hindi nila makikilala kung sino ako. And that gives me a lot of satisfaction, di ba? Na, you know, I'm just an ordinary guy, and when they say, parang kilala kita. Di ba kayo yung ano, yung boses ng ABS-CBN? Di po. Diba? And then the next problem will be, paano ko sasagutin ito na hindi niya malalaman na boses ko yon? I'm very proud of it. You know, don't get me wrong. I'm very proud of the fact that my voice is the voice of ABS-CBN. Hi, I'm Peter Musley, and this is my persona. Malapit na sa ating prime time bida. When I was in college, I still wasn't dreaming of becoming an announcer or a broadcaster. Pero dahil sa kulang lagi ng mga announcers dun sa radio station sa Santiago Isabela na minamanage ng brother-in-law ko and my sister, they will usually ask me during summer vacations to just spin records. Kasi alam nila mahilig akong magpatugtog ng records that time. Ano? What led to my using the microphone was one Chinese-Filipino block timer na laging nandun dahil siya yung susunod na programa. Asked me one time, sabi niya, bakit di ka nagsasalita sa ere? Sabi ko, bawal po kasi, hindi po dapat eh. Sabi niya, hindi, dapat kahit na time check lang. Sabi niya, sige mag-time check ka, hindi kita isusumbong. Kaya, so nag-time check ako, sabi niya, alam mo, may timbre ha, may konting timbre. Hindi ko naman alam kung binobola lang ako. But one thing led to another. My good friend in college, I was taking up accounting then, was a very determined broadcaster to be. Sinasama niya ako sa mga auditions. Ako naman, dahil galing sa probinsya, medyo talagang sobrang hiya. And in those days, ang kapag ang pinag-usapan a male radio announcer, malalim 'yan. So pabilugan ng boses ang sabi nga namin noon. Let me give you an example. Hi. This is Bong Lapira. Welcome to Overnight Stand. Ganon. Actually, medyo hindi pa masyadong malalim yun, di ba? Pero, ang lalaki ng boses nila. And I tried, no? So what happened was, ako yung naging nakuhang trainee, siya yung hindi nakuhang trainee. And that was with one of the first FM stations in the country, DZYK-FM, na kilala natin ngayon na MOR 101.9.
doon ako nagsimula. Showtime! 12:15 p.m. At 12 noon, para hindi ano, di ba, yung lunch break, I normally do my first session for the day for a voiceover. Isang eksperimento sa ibang mundo ang magbibigay sa kanya ng out of this world superpowers. Four times the adventure, four times the action. Fantastic Four. First time sa TV, Monday, 9:30 a.m. Normally, I allot about 30 minutes for that, no? Usually, the number of scripts, no, that I read will be about 20 scripts. So that should take me about 15 to 20 minutes. Our one session record for the most number of scripts is 88. 88 scripts, one session. E may dumagdag pang 22 do sa second session. So that's about over 100 plus na, di ba? Masakit ba sa lalamunan? Oo naman, masakit sa lalamunan. Pero through the years, that's been my routine. 12 noon and 4 p.m. I don't really actively prepare for it, pero I make sure na hindi ako nagsisigaw. Hindi ako nagpupuyat, no? Huwag kang hihiyaw, huwag kang sisigaw. Huwag ka rin yung, pare, ano bang atin natin? It's not natural. At the same time, it's not good for your vocal cords. Music game show ng ABS-CBN, I Can See Your Voice. Malapit na. You can shape your voice. Sir, matinis ang boses ko eh. Pwede mo bang palakihin to? Oh, naman. You can. Yung iba masyadong insecure sa boses nila. Pwede ba nating subukan na try mo siyang gayahin ng this sentence? Gusto niyo po ba ibang tono or isa lang? Kasi di ba may iba-iba siyang emotion. So, try lang natin. Nakakatin, sir. Serious yan, di ba? Funny ako eh. This is ABS-CBN in the service of the Filipino worldwide. This is ABS-CBN. In the service of the Filipino worldwide. This is ABS-CBN in the service of the Filipino worldwide. Hindi, pag kanyang serious, kanyang mga Karen Davila. This is ABS-CBN in the service of the Filipino worldwide. Pero yung mukha no, parang bakla pa rin. Eh kasi, hindi mo naman talaga minold yung boses mo eh. But up to a certain extent, your voice, kahit na matinis yan, can actually go lower with the proper exercise and the practice. The Idol Philippines, soon on ABS-CBN. Determining, I think, number one, determining what a good or bad script is. Doon nagsisimula ang lahat eh. Kapag you want to internalize a script, pero hindi maganda yung script, nasisira na agad dun eh. Peter is not just a reader. He knows how to edit. You know, if what is given to him, the script, mali-mali ang English, mali-mali ang Tagalog, he can correct it. So, because he's a thinker also, he's smart, no? He's not, like I said, it's not like it's enough that he will just read. So, before he reads it, he makes sure that what he's reading is comprehensible. Ang maganda kay Peter, kasi matalino siya, a VP dati natin yan, di ba? Hindi na siya tinuturuan kung ano, paano ito i-emote. Pag binasa niya yung script, alam na niya kung anong tamang emotion doon. Eh, yun ang maganda sa boses niya. Kaya niya i-adjust doon sa script. And he's also my walking dictionary because I'm very bad at in Tagalog. So siya yung nagko-correct sa akin sa pronunciation. Pag sinasabi ko, Peter, ano bang Tagalog nito? Siya ang mag-fill in the blank sa akin. So he's like a mentor that way, no? He's very generous, very kind, and very helpful when it comes to those things. Hindi niya pagdadamot yan.
And siguro, I have to add that very important yung continuing learning process. Hindi dahil sa voiceover ka na ng ganitong commercial o ng ganitong network, galing-galing mo na. Hindi ah. He's always prepared and tried to widen his horizons. He would imitate other broadcasters, the top broadcasters, even from around the world. So he never stayed limited to, you know, whatever genre is available here in the Philippines. He always knew there was somebody better than him, and he tried to emulate. MK, Sabado, alas 8:30 ng gabi. I remember distinctly nung pumanaw si Kapitan Henny Lopez, nung malaman naming lahat, no? Kumakalat pa lang yung balita na he, you know, the well-loved, much-loved Kapitan Henny Lopez passed away. Pinatawag ako agad. I think it was a weekend, ano? Pinatawag ako and sabi nung producer, "Sir, mag-voice tayo ng announcement ng pagkamatay ni Mr. Henny Lopez." Doon pa lang medyo, syempre, ni-nervous na ako, di ba? Na, oh my God, I'll be announcing a very, very painful news. Tapos nung pumunta na ako sa voiceover booth, ang aalalay pala sa akin, ang magdidirect sa akin, si Miss Charo Santos. For the first time ever, di ba? Ang dami ko nang na-voice, pero siya yung nakaupo sa tabi ko, and I will have to read. Sabi niya, "Peter, lahat ng galing mo sa pagvo-voice, ibuhos mo na dito." And you know, that moment was permanently embedded in my conscious and subconscious, because talagang halos nanginginig ako noon dahil, you know, halo-halong emotion, the sadness, the stress, the pressure, Charo on your left, diba? And you're announcing the demise, the passing away of a great man. And how do you voice that? So I think that's probably the most difficult VO that I did. Ngayon at kailanman, ngayong August 20 na. A new era will call for a new style and treatment of a new voiceover. Kung nagbago man if ever yung bosses ng ABS-CBN, kung papalitan man nila all of a sudden, for me, yung viewing experience ko mababago. Ay, titingnan ko kung nasa Channel 2 ba ako. Kasi alam ko na pag nasa 8 ako. Syempre alam ko na kung nasa ibang show ako, ganun. Yung experience ko with that show is parang hindi na tulad dati na, wow, ang ano naman nito, parang wow, ang ganda dahil sa boses niya. Yun yung naka-add up sa show na yun, na sa intro pa lang, ang ganda na. Pag pinalitan po, dalawang bagay lang po yan eh. It's either better po or nasa katamtamang level lang po. Ganyan po. Tingin ko kung makakonsider natin siya na more than, kung kaya niyang gayahin yun. At ma-maintain yung boses na ganun, na hindi magbabago all throughout the years. So hindi naman kailangan identical sa kanya, kasi mahirap naman makahanap. No two voices are identical. Pero hinahanapin ko yung ganun ulit, yung warmth, yung walang yabang na boses, at saka yung flexibility. Pwedeng sa comedy, pwedeng sa serious, pwedeng sa corporate na boses. Ayun ang hahanapin ko. Saka sana ageless. Peter has been the voice of ABS for the past 30 years. And I cannot imagine ABS-CBN without Peter's voice. Parang if you don't hear his voice, it's not ABS-CBN. You know right away without even watching the television show, you just hear his voice, alam mo you're tuned to ABS-CBN. You just hear the station ID, he just says,
ABS-CBN in the service of the Filipino worldwide, alam mo kaagad you're watching ABS. So can you imagine the time that it will be a different voice? It will take another generation for you to be familiar to the voice again because it's Peter Musngi. It's his trademark. It's him. I think that the successor should be able to present something different. Something several levels higher and more interesting and more exciting because it will signal the start of a new era for ABS-CBN. The fact that I still am the voice of ABS-CBN, I'm very, very proud of that. Because it's been 30 years. Thank God for that. Thank you, ABS-CBN, for that. Ipaglaban mo tuwing Sabado, alas 4. Tuwing Sabado, 4 p.m. Ngayon, pangiti-ngiti lang yan. Pero selos na selos na. Pangiti-ngiti lang yan. Pero galit na Playhouse. Hearts will break ngayong Friday. Kakapit ka pa ba? Kung bumitaw na siya. Playhouse, before showtime.